Ράγκαν, Θεία, Κιτ Άλεν και Στερ Κιτ, Καντέ, Κουμάτα Λαξιρά, Γαλάνι τον Ούνα Ιουνσα Κάπιον, εντεν Παναλέωα, αν συνεσάβει έναν κάμπον, Μιστερ Άλεν, εντί να μαντώ θα λέγαστε λάω ματσά, μπακούς, ουκρίτην παρεντσίλαν, μακπά, λάι διετέκτορ, τεστ, εάλαν, at that time, nung na-schedule ni Eva, sila ay meron daw taping itong si Sir Keith. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, so gusto kong magkaliwanagan ngayon, tawagin natin si Mr. Keith Talent kung available siya o yung kanyang manager. Apo. And tawagin ni si Eva mm-hmm. para makausap natin silang pareho. Apo. At malinawan tungkol sa isyong ito. Nasa okay. linya na po natin si Eva Idol and yung manager po ni Keith na si David Kabawatan ng Star Me. Star Image Artist Management po. Sir David, magandang hapon. Yeda, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Magandang hapon po. Sir David? Nandiyan ba? Mr. David? Mr. David Kabawatan? Magandang hapon po. Yes, Sir David, nasa kabilang linya na po si Idol Rafi. Okay. Sir David, nasa yes, kabilang sir, linya yung reporter ka po na si Eda at meron na kayong issue tungkol doon sa the way na trinabaho ni Eda yung kaso para kami po ay nagkaroon ng part 5. Meron kayong gusto sabihin kay Eda, sir? Sir Rafi, I just want to clarify lang yung series of events after the guesting or the interview, personal interview on your show ni Keith last February 25. Okay. And ito po kasi, if you may allow me to briefly discuss the series of events, Sir Rafi. Okay, sir. Go ahead po. February 25, tumalang po si Keith sa programa nyo para klaruhin ang mga issue na binabato sa kanya. And actually, naging handa siya at dala niya lahat ng mga ebidensya at mga dokumento. February 27, nag-text po si Kit kay Miss Jeda na staff niyo po para mag-follow up tungkol sa next steps na pinag-usapan po natin on cam and off cam. Kasama po kayo. Ano pinag-usapan tungkol sa lie detector test? Kasama na rin po yung sa lie detector test, Sir Rafi, di ba? Okay. Apo. Nag-text po si Kit, ulitin ko lang po, nung Feb 27, 2 days after the airing of the actual interview. Then March 3 po, from February 27, March 3 lang po nakapag-reply si Eda 5 days after mag-text at mag-follow up ni Kit at after 7 days na ng after ng pagsalang sa inyo na actual na pag-interview, ayon po kay Ms. Jeda, humihingi pa siya ng mga karagdagang impormasyon na at wala pang konkretong sagot na sa inihinging assistance ni Kit ukol dun sa additional na possible case laban kay Mang Jun. So March 4 po tumawag si Jeda, si Miss Jeda kay Kit at sinabing March 6 na final date of the lie detector test, March 6. Dahil sa conflict po, Sir Rafi, ito na po ang kailangan pong malaman ng lahat. Dahil po sa conflict na prior commitment and we have signed a contract with the producer sa ginagawang pelikula, upcoming film, kasi po may ginagawa po kaming pelikula na kalapangit, ang movie title. Sir, what do you mean advertise for yung pelikula, sir? Don't advertise that most okay. Pasensya na po. So, nakapagpirma na po kami sa producer and we cannot make an excuse dahil po meron po mga terms and conditions doon. That's why nung March 4 po tumawag na po ako kay Miss Jeda to explain na may prior commitment mo. That's why I have sent a text message after the call na ang nag-decide na po yung lawyer ni Keith because wala na po kaming choice eh. We have no choice na dahil final na nga ang sinabi ni Jeda po na date na March 6 ang lie detector test
And it's impossible because that's the first shooting day of the film. Hindi po kami maka-excuse sa production. Okay. That's why na wala po kami choice but to send a message to Ms. Jeda na ang sabi, ang advice ng lawyer is to pursue na lang ang case laban kay Mang June at hayaan na lang po ang korte ang magdesisyon kung sino po ang nagsasabi ng totoo o hindi. Hindi naman po, linawin ko lang po, hindi naman po sign ng pag-atras yun because we are being respectful lang sa kontrata na aming pinirmahan sa production. Okay. Hindi ko lang ginagawa. All right. All right. Sir, umahaba na po kayo. Nakukuha ko na po. Nakapalo ko na po kayo. Nakikita ko na po yung kainat na ninyong paliwanag. Ang tanong ko ngayon, sir, are you still willing or is Mr. Keith Allen still willing to undergo lie detector test? Definitely, Idol Rafi. Kami naman, nag-usap na kaming maayos ni Lakis last night. Sir. Okay na. So, willing si Sir Keith. Ngayon, Yeda, pakisagot yung mga sinabi ni manager kanina. Alam pa ulit ni Sir Manager? David po. Pakisagot yung mga sinabi ni Sir David. Yes. Idol, ito na po, pasensya na po, pero sobrang hina po nang dating sa akin, Idol. Hindi ko, wala po akong naintindihan, wala po akong narinig. Ang naririnig ko lang po, medyo mahina pa nga po yung sa inyo po. Sorry, paki-explain kay Yeda yung mga sinabi. Medyo pakilakasan po, pasensya na po, opo. Yeda? Yes, okay, Ate Shine. Sinabi kasi ni Mr. David, yung regarding dun sa sinend mo na text, which is medyo na-late ka ng message dun sa, I think February 27, then nakapag-reply ka ng March 3. Ang sinasabi kasi, hindi na sila nakapunta, not because umaatras sila, pero may taping daw kasi si Keith Allen's nun. Mm-hmm. Okay, regarding po dyan. Pakidagdag. Yeda was properly informed as per Sir David. Yeda, pakisagot. Hello. Pakiulit po. Yeda, sabi na si Yeda maghanap ng magandang signal, ano? Sorry? Apa. Hindi, malabo to eh. Pakisabi kay Yeda na, sir, sandali, sir, sir David. Pakisabi kay Yeda na according to Sir David, he was properly informed. Okay? Apa. Kumbaga hindi na kulang itong kampo, kung tama yung pagkarinig ko, hindi na kulang ang kampo ni Sir Keith. Sa pag-informa kay Yeda na hindi sila makakapunta sa lie detector test dahil nga may prior commitment which is meron ng pelikulang ginagawa at hindi sila pwedeng umatras sa pelikula sa taping dahil madidimanda sila. Something like that. Apa. Okay. And si Yeda ay natabihan na raw niyan tungkol dyan. So, yun ang sabihin mo kay Yeda. Dapat masagot niya yun. Apa. Wait lang, waiting lang sir. Naghahanap na po na. Yeda? Okay, habang tinatawag niyo si Yeda, gusto ko lang gumawa ng clarification, ano? Apo. Okay. Doon sa last video natin, sinabi ko naman na hindi porket hindi nagpa-lie detector test si security guard at si Sir Keith, sinasabi na natin na sila'y masamang tao, sinungaling. I said, no. Tama? Apo. Kung papanurin yung video, it doesn't mean na hinusgan ko na agad si Sir Keith at saka si Sir SG. Kaya sabi ko, pinaubaya ko yan sa mga netizen. Bahalan sila mag-shape ng their own opinion. Pero as far as I'm concerned, hindi dahil hindi nagpa-lie detector test si SG at saka si Keith, lumilitaw na masamang tao na sila at sinungaling sila. Okay? Now, isa pang gusto ko i-clarify. Yes, sinabi ko doon kay Mang June na bubuso ko ng turong sa kanya. 100%. Even pinansya, magbibigay ako sa kanya, bubuhol ako. Pero, nakalimutan ko, maituktong, which is very important, from the very beginning, nasabi ko sa kanya, the reason bakit ako nagpapalay detector test, para malaman ko kung tutulungan, kung sino ang dapat kong tulungan. Mm-hmm. Diba? Opo. Now, nagpalay detector test si Mang June, kapag yung result ng lie detector test ni Mang June ay lumitaw, na negative, meaning siya'y nagsisinungaling, then I'm not gonna help him. Mm-hmm. Sabi, kumusulta niya ako sa lawyer,
kaninang umaga. Kagabi pa kaninang umaga. Sabi ng lawyer, this is a private lawyer at meron siyang law firm, a group of law firm, a group of lawyers. Okay. Sabi niya, Ravi, kapag ikaw naman ang request ng lie detector test para kay Mang June. Now, kapag si Mang June ay nag-negative, of course, wag mong tutulungan yan. Mm-hmm. Sabi ko, yun naman talaga natin isip ko, Tony. Mm-hmm. Sabi niya then, let's wait for the result doon sa lie detector test ni Mang June. Mm-hmm. So, gusto ko lang klaruin sa lahat, sabihin sa lahat, kapag nag-negative, lumitaw na si Mang June ang nagsiso ng aling, eto, kung nakikinig si Mang June, pwede natin tawagan. A, hindi ko na tutulungan. Mm-hmm. B, ako po, personal, tutulong na makasuhan si Mang June. Kung matatanda niyo, pwede niyo pabalikan yung video. Dahil very sensitive ako tungkol sa bata, yung bintang, yung allegation tungkol sa anak ni Sir Keith. Mm-hmm. Remember, very sensitive yun? Yes po, Idol. Kasi doon sa lie detector test exam, kasama sa katanungan yun eh. Mm-hmm. Kapag lumitaw na nagsisinungaling siya, so meaning, totoo yung allegation against him ni Sir Keith, then, isa ako sa kakaso kay Mang June. Paliwanag? Mm-hmm. Opo. Hindi ko na siya tutulungan, pagkos, isa pa ako sa tutulong na makasuhan siya about the case against him pertaining doon sa child abuse. Okay? Paliwanag. Nandiyan naman si Yeda? Yeda? Hello, hello. Oo. Ate Sharon. Narinig mo na. Oo. Okay, okay. Ano daw yung... Ate Shari, pakiulit na lang sana nung katanungan po. Oo. Sinabi kasi ni Sir David na hindi daw basta-basta makakapunta nung time na yon si Keith dahil nga meron siyang appointment or contract dito sa... May iba siya appointment, which is may contract siya at pwede siyang mademanda mm-hmm. nung time na yon. Kaya hindi siya nakasipot daw sa lie detector test na in-schedule mo sa Camp Crame. Okay. Mm-hmm. Hello? Yeda. Apo, Idol. Pakisagot, Yeda. Opo, Idol, ganito po kasi kung dun po sa text niya, nag-text po sa akin si Keith, yes, February 27, Thursday. And then, nag-reply po ako March 3, and then, hingi po ako ng sorry because hindi po ako nakapag-reply agad-agad. Pero sinabi ko po kasi, ay ang sabi ko po, hingi po ako ng patensya. And then, noong Wednesday po, that's March 6, nung Wednesday po, and in-inform ko naman po siya agad-agad pagkatapos po ako makakuha ng schedule ng Friday na may lie detector test. And then, dun niya po sinabi na may prior commitment na siya. So, that's the time po. Pero, hinheads up ko po agad siya same day na nakakuha ako ng schedule. And that's Friday. Hello? Okay. Okay. Makasingit din ako. Pahanapan mo pa ng magandang signal si Yeda. Hindi ko siya maintindihan. Gusto ko ituktong ano. Now, kasi sabi ni Sir Keith, waiting sa magpa-lie detector test doon sa araw o schedule na konbinyente na pwede siya. Good. Now, kapag lumitaw na si Sir Keith ay nagsisinungaling at si Mang June ay sabing totoo, then doon bubuhos ko ng tulong kay Mang June and gagawa rin ako ng mga maneuver, legal maneuver na para si Sir Keith ay makasuhan. Mm-hmm. Kaya ito ginagawa niyang pang-api dito kay Mang June at kung ano itong mga drama na para lamang maipit ito si Mang June. Ko, hindi siya pumata sa lie detector test at lumitaw na siya nagsisinungaling. So it goes both ways. Yung tulong ko, pwedeng kay Mang June, pwedeng kay Sir Keith. Depende kung ano yung resulta ng lie detector test. Alright? So next week, malalaman po natin yung result sa lie detector test ng Mang June. Alright? So, si Yeda, nandiyan na? Yeda? Yeds? Okay. Nasa pa si Yeda? Nasa Bohol po, Idol. May isang case po na inaasikasa doon. Okay. Opo. Alright. Siguro, ano, break muna tayo. Hanap tayo ng iba pang kaso. Sige po. Sabihin si Yeda, maghanap siya. Yeda? Yeda? Yes. Hello? Yeda? Hello, hello po. Okay. Ayan, sige na. Okay. Good, good. Pakisagot na Yeda. Idol, Yeda, ulitin mo ulit yung in-explain mo kanina para mas marinig pa ni Idol Rafi. Okay, sige po.
Regarding po dun sa sinasabi na date na nag-text sa akin si Keith, and then hindi ko agad siya na-replyan. That's true po. Nag-reply po ako sa kanya, nag-text siya sa akin, hello, malinaw po ba? Sige, malinaw yan, malinaw. Opo. Nagsabi po siya, nag-text po siya sa akin Feb 2011. And then nag-reply po ako sa kanya March 3 kasi inaasikaso ko pa po itong sa schedule ng lie detector test and humingi po ako ng pasensya. And then, nung mismo nagka-schedule na po, that's Wednesday, next week po, pagkatapos noon, tinawagan ko agad si Sir Keith and then I informed him agad na may schedule na and that's Friday, sa darating na Friday. Tapos, doon po sa akin sinabi ni Keith na meron na siyang prior commitment, mag-shooting daw po sila. Hello? Okay. Alright. Pero tanong ko yada, meron bang sinabi sa'yo, diretsahan ng kampo ni Sir Keith Wallace from Sir David or anybody sa kampo nila na sila ay umaayaw sa lie detector test dahil itaubayan na sa korte? Yes po, Idol. Malinaw po yan. Nang tumawag, nung pagkatapos kong po kausapin si Keith, nung pagkatapos po ng hapon, ay tumawag po sa akin itong manager niya. And then, ilang beses po, Idol, ito po yung pinanghahawakan ko yung salita. Yung salita na hindi na tutuloy, maayaw na, dahil ipapaubaya na lang po sa korte, dahil napag-desisyon na naman na ng attorney nila. Okay. So yan, sinasabi mo, tumutukma yan sa text message nila sa'yo. Yes po, nasa korte na lang po para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sir David? Excuse me, hello? Sir David, narin mo? Yung sinabi ni Yeda? Nakamute po ba ako? Hello? Sir David, malinaw po. Kasi kanina, I'm trying to pass, kasi may kulang po sa kwento ni Yeda. Yeda, you didn't mention Yeda, na Keith mentioned na kung po pwedeng ipareschedule bago ka tumawag sa akin. Ang una mong nakausap si Keith. Keith is asking kung po pwedeng ireschedule. Ang sabi mo, you have no definite answer to Keith. Iba ang sinasabing umatras sa nagpapareschedule nung una. Kaya namin sinabi, kaya sinabi ng lawyer namin, ng lawyer ni Keith na wala tayong choice kasi sinabi ni Ms. Yeda na final na on March 6 ang lie detector test. E paano yun? Nakakontrata tayo, nakapirma tayo dun sa movie. Paano yun? Ang sabi, final na. So, it's clearly wala kaming choice but to, ang sabi ng lawyer na lang is to just ipaubaya na lang sa korte. Nagsabi po si Kit, Idol Rafi, for the record, si Yeda, bago siya tumawag sa akin, Keith is asking Yeda if po pwedeng i-reschedule. Tama, Yeda? Yeda, pakisagot. Sir, hindi ko po talaga maintindihan yung... Hindi, ang linaw, Yeda. Nagkusap tayo kagabi. Oo nga, medyo mahina. Sherry. Mahina po talaga, Idol. Sobrang hina. Pati ako, hirap ako makarinig doon sa sinasabi ni Sir David. Nag-usap tayo kagabi, Yeda. Yan, good. Okay. Ayan, Pedro, go ahead po, Sir David. Loud and clear na kayo. Okay po. Yung sinasabi ko, Idol, na may mali sa... May kulang sa kwento ni Yeda. Okay. Bago tumawag sa akin si Yeda, tumawag muna siya kay Keith. Okay. At sinabi ni Keith, kung po pwedeng ipareschedule, hindi po umaatras, lilinawin ko lang po sa lahat ng mga manonood, hindi po umaatras si Keith. In fact, Keith asked Yeda if pwedeng ireschedule. Okay. Kaya po kami nag-come up nung the next day, nung tumawag siya, after pala na tumawag siya, nung March 4, kaya po kami nag-come up na ipaubaya na lang sa korte ang desisyon kung sino nagsasabi ng totoo kasi we will pursue the case na final ni Keith against Mang June kasi seryoso po si Keith sa pag-file ng case. Kaya po kami humantong doon dahil wala na po kaming choice. Ang sinabi po ni Yeda, that's final. March 6 na ang lie detector test. So hindi po, wala po kaming choice.
hindi po kami, wala po kaming magawa na kung po pwedeng ano, dahil tinanong na nga ni Kit prior to our discussion or our conversation with Yeda, tinanong kung po pwedeng i-reschedule. And Yeda didn't answer Kit kung po pwede. Sorry, Yeda. Opo, sir, sagutin ko lang po. Opo, sagutin ko lang po, Idol. Yes. Hello po? Opo, okay. Sige, pagkisama ka, Yeda. Opo, regarding po yan, yes, tama po yan. Tinawagan ko po si Keith, ayun po yung sinasabi ko kanina nung nagkaroon po tayo ng date kung kailan ang lie detector test. And then sinabi niya sa akin, that time, kaya ako din medyo nagulat po ako kasi bakit hindi po ako hin-heads up na may mga prior commitments pala sa darating na araw. Kaya po, sige, tinanong ko, nung sinabi ko sa akin ni Keith na meron na kaming shooting, paano ba yan? Hindi ko naman pwedeng tanggihan yon. Opo, pasensya na po, wait lang po. Sana po yung side ko naman, ma-explain ko. Kasi we owe you explanation sa mga... I'm telling po yung side ko, sir. Wait lang, Sir David. Opo, pasensya na po, sir. At nung pagkatapos po noon, sinabi ko po sa kay Keith, kahit po tanongin niya siya, sinabi ko po sa kanya, nako sir, I will confirm it. Kasi same day nung nakuha ko yung schedule, same day na rin po sinabi na meron siyang shooting. So kakakuha ko lang po ng schedule and then kailangan palang i-reschedule. So ang sabi ko po, syempre I can't decide. It's for them po to decide. And then sinabi ko na I will confirm it. Then hapon po, tumawag po kayo sa akin at ilang beses ko pong umulit yan sir na tinanong ko po sa inyo kung po pwede na ang sabi niyo po sa akin ay huwag na. Na hindi na talaga dahil nga po may sabi niyo na na-attorney niyo at meron na tayo sa korte. Nagiyaw po yun, sir. Opo, ilang beses niyo po inulog ko yan, sir. Pinakawakan ko po yung words niyo. Can I answer that, Yeda? Yes, po. Go to David. Sir Rafi, malinaw lang po na hindi nabanggit sa report ni Yeda. Kaya po ngayon, maraming mga bash na natatanggap si Kit dahil ang term na ginamit is umatras. Kasi po, kulang ang report ni Yeda na nag-ask si Kit to reschedule at hindi umaatras. Saka Yeda, hindi namin kailangan i-explain sa iyo ang mga schedule ng mga artist namin because we're not on the same company. Why we would inform you all the schedules? Eh, wala nga kaming definite. On the day ka mismo nagsabi, tumawag ka ng March 4 o March 6 na ang lie detector test. After yes, na hindi so, makatanggap sa'yo ng reply, after hindi makatanggap ng reply agad-agad sa'yo, February 27, nag-text, March 3 ka na nag-reply. Tapos nung nag-reply ka na ng final schedule, sabi mo final. So wala kaming choice, ibig sabihin, March 6, eh kung meron talaga commitment, bakit namin i-explain sa iyo agad yung schedule? Sir, to clarify lang po. Ako naman. Sorry, trip. Papawat yung dalawa. Awat. May tanong lang ako. Anong oras ba dapat yung lie detector test? Yeda. Anong oras ng test yun? Wednesday na anong oras? Friday po. Nakuha ko po yung schedule Wednesday. Ang schedule po ng lie detector test is Friday. Gusto ko yung lie detector test. Anong schedule, anong oras sa clinic? Friday po, Idol. 8 a.m. Ano? 8 a.m.? Yes po, Friday. Okay. Sir David, ano yung call time ng taping sa pelikula ni Sir Kit? Idol? Sir, pakisagot lang po sa tanong ko. 8 a.m. po yung sa Kamprame, lie detector test. Anong oras po yung call time sa shooting ni Sir Kit? At saan lugar po ito? Ganito po, Sir Rafi, no? Sir, pakisagot lang, sir. Anong oras, sir? Sasagutin ko na po. Una po, walang binigay pa na time si Yeda. Pangalawa, 6 a.m. po ang call time dahil main cast po siya. Main cast si Kit Talis. Ay, wait, ang muna kasi of potential na, Sir David, pero malino ko kung sinabi kay Kit yan na 8 a.m. po, Friday. Kit ka nagsabi, pero sa akin, nag-usap tayo, you didn't inform me. Si Kit po, 6 a.m. ang call time ng director. Since ano po yan, tagig pa yung area and nakatira pa po sa Parañaque si Kit. Okay. So 6 a.m. po kinol time dahil main cast po si Kit Talis ng movie na ginagawa. Okay. Alright. Tinanong ko lang yan. Okay. So, Yeda, ano? Yes, Idol. Yes, po. Nagkalimutan ka na ba kayo ni Sir David?
Actually, Idol. Klaro ba yung mga sinasabi mo? Idol? Klaro ba yung mga sinasabi niya sa'yo? Kasi may mga allegations siya na you were properly informed. And sinabi niya lahat, nilatag niya yung schedule ng circuit at gusto niya ng reschedule para doon sa lie detector test. Pero parang hindi na siya nabigyan ng pagkakataon na para ma-reschedule. Parang ganun pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong. So, yun dapat masagot mo. Opo, Idol. Ayan nga po, nagbulat ako ngayon, Idol, eh. Kasi, ang pinahahawakan ko yung sinabi ni Keith Nulo, eh. Kasi, sabi ko po yung Sir David na nakausap ko itong si Keith bago siya tumawak. At ngayon po, masakak po na parang wala na silang choice. That's the term ko sinasabi na wala na silang choice. Sorry. Ayeda, wala na ba kaming choice? Wala pong ganun, Idol, eh. Kasi, yung best ko pinulot sa kanya yan. Yeda, you're being defensive, Yeda, eh. Sorry, ah, to cut you. You're being defensive kasi may lapse yung report mo. Hindi mo sinabi na nag-ask si Kit sa'yo na nagpapareschedule si Kit. Ang report mo is matras. Very clear yung video. That's why kagabi nag-uusap tayo, aligaga ka na pinapa-ano namin, dahil ang daming bash, ang daming pananakot kay Kit dahil doon sa report mo, hello? Dahil doon sa video na lumabas, na nagko-conclude na naman, ginajudge na naman si Kit, may lapse sa part ng report mo. I'm sorry to tell. Hindi mo sinabi okay. Nag-a-ask ng risk. Sir, ako makasingit. We're taking too much of the program's time. Yan ito po ang gagawin ko, Sir David at Yeda. Ito. Tumapayag naman si Sir Kit na i-risk it. Tama, sir? Opo. Sir David? Patapos niyo ako. Now, wala pa rin po yung result ng lie detector test ni Mang Jun. Paglabas po ng lie detector test ng dalawa, ni Mang Jun at saka ni Sir King, doon po makikita nyo na talaga babalansin ko po ito. Sinabi ko na kanina, ulitin ko, pag lumitaw na si Sir Jun ay nagsasabi ng totoo, 101% bibigyan lahat ng tulong sa kanya, kahit na financial, abogado, and all. However, pag lumitaw na siya po'y nagsisinungaling, ako po ang mismong gagawa ng paraan na makakasuhan siya doon po sa, hindi po dahil sa awit nila ni Sir Kit, kundi doon po sa aspetong child abuse dahil very sensitive po ako sa usapin niya. Right? On the other hand, kapag si Sir Kit naman lumitaw na nagsisinungaling, then, hindi lamang tulong kay Mang Jun ang gagawin ko, kundi nagawa ko rin mga legal maneuver na para pagbayaran talaga ni Sir Kit yung mga ginagawa niyang kalokohan, yung ginagawa niyang mga pang-api kay Mang Jun. On the other hand, if Sir Kit is telling the truth, then kakampihan ko siya. Magsasalit po sa kami para dihin si Mang Jun. Yan po Sir David ang ma-offer ko. Yeda. Idol Rocky. Yes, sir. Maraming salamat po sa pagsaklaro and giving me the time to explain the side of Kit. Ngayon po yes, kasi ang worry ko naman din, if you can give me at least a few seconds to tell this. Ngayon yes, po sir. Maraming na nga nagko-comment from your video na mag-iingat kayo, Kit, kayong mag-anak, baka mabaril kayo ng riding in tandem. All the threats, lahat ng paninira, pandidikin, sir, you don't glorify those kind of threat, yung mga kalokohan yun. Ako, sir, palagi ako nakatanggap ng ganun. Awa ng Diyos, hindi naman po nangyari. Hanggang ganun lang po yung mga netizen na yan. Yan po yung mananakot. Ganun din po si Mang Jun, binantaan din nila. Nananakot, magmumura. Wala po yan, wala naman po yan, trust me. Pwede okay. Ko magtanong ng last? Siguro, sir. Yung bag mga tinanong kay Mang Jun sa lie detector test, na-include po ba doon na tinanong kung totoo bang ang mastermind ng pagbubugbog doon sa guard ni Mang Jun, si Kit, yung pagsenyas niya lang ng kindat, yung mga ganong aksyon? Na-itanong po ba rin yun? Ang pagkakalam ko, sir, kasi may instruction ko kaya na, kasama doon na kung totoo pa sinasabi ni Sir Jun na siya inutusan ni Sir Kit. Pero ang pinaka-importante sa akin doon, sir,
yung tungkol po doon sa anak ni Sir Kit. Doon talaka ako very sensitive. Doon talaga po ako nakabokus. Pero ang para po hindi rin tayo lumayo kasi ang part 1 po ng ating issue is yung pambubugbog ni Mang Jun. Sir, nandun na po tayo. Oo. Pero ang sinasabi ko, ating added to doon sa mga issue na inireklamo nila bang kay Mang Jun ayon sa child abuse. Yun po mas malaki. Sorry sir, hindi ko naman namaliit yung kaso ni Sir Kit. Kung naman yung kinakaso kay Maying Manjo, hindi sa minamaliit ko yan. At pinakamalaking kaso talaga rito ay yung child abuse, sir. Yes, okay? actually po sir Rafi, yun po yung laman ng text ni Kit kay Yeda na pinapalop niya kung matutulugan ba ng staff po or ng production ng Rafi Tool for in Action, pinapalop po ni Kit about dun sa new case, about dun sa malicious text message or comment or message ni Mang Jun. Sabi ko nga, pag lumitaw, kasi kasama yung sa tanong sa lie detector test, na nagsisiruan si Mang Jun, okay, at talagang totoong meron siyang ginawang self-abuse tapos sa alam ni Sir Kit. Malindi ka sa amin. Pasensya na, Sir Rafi, hindi ko kasi masyadong marinig. Bahina po ang dating ng ano. Okay. Sige, ganun na nga muna. Si Sir Kit, schedule natin sa lie detector test. And then, gusto ko magkasabay na yung result nila. Magkaya natin magkasabay. Yes, Sir Rafi. Sari. Apa. Yung result nilang dalawa, sabay na natin kukunin sa kamgrami. Noted po. And then, kung pwede, imbitahan natin silang pareho dyan sa radio show natin ulit para basahin natin yung test result. Okay? Okay po. Okay, so ganun lang po sa David. Sir Rafi? Okay po. Pwede po last words sa kay Yeda, kay Bill Yeda, pak. Go ahead, sige po, sir David. I admire Idol Rafi kasi marami po kayong natutulungan, pero yung po kasing staff na si Miss Yeda, I suggest lang po na make sure na wala pong missing link sa mga report kasi doon po na nasisira din ang tao na po pwedeng inosente tapos ang tingin ng mga netizen guilty na agad. Hindi po kasi nasabi talaga ni Yeda na si Kit ay nag-ask ng reschedule. Ang lumabas po sa report is umatras. Kaya po nung gabi, nag-desisyon po si Yeda na ibahin yung title ng video na imbis na umatras, iniba niya, pumayag siya sa suggestion namin dahil hindi naman talaga umatras. Pero ang ipinalit na title ng video is Hindi Tumuloy. Sir, sorry. Actually, tinawagan ako ni Yeda, sinabi yung situation. Kaya pumayag yung ICT namin na palitan po yung title. Dahil ang sinabi niya po, magpapalay detector test si Sir Kit sa kondisyon na palitan yung title. Kaya po pinatay ang title. Kasi kung hindi po nagsabi kayo na papayag ulit si Sir Kit sa rescheduling, hindi namin papalitan yung title per IT team namin. Yan po yung galing sa IT team namin. At sinabi ko naman po.